naglilingkod sa buong Pilipinas. Ito ang Radio Corporation of the Philippines. Sa Tarlac, ito ang DZTC 828 kHz Radio Corp. Kapartner ng bawat Pilipino sa pag-asenso. Radio Corp, ito ang Radyo Asenso. Ang oras na ito ay hatid ng Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Kapeng herbal sugar-free. Masarap magkape for only 144 pesos per box. Alam mo ba na maraming scientific studies ang nagsasabing ang ugat ng lahat ng sakit ay kakulangan ng mineral sa katawan? Alam mo ba na maraming clinical researches ang nagpahayag na kapag kulang ka sa minerals ay maaring maging abnormal ang iyong cells na pagbubula ng maraming malalang sakit? Ipinakikilala Best Caps Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong minerals na kailangan ng iyong katawan araw-araw na makakatulong maiwasan ang mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, kidney at liver problems, arthritis, cancer at marami pang iba. Best Caps Food Supplement. Kakaiba ito dahil piling-pili ang mga taglay nitong minerals tulad ng silica, magnesium, manganese, potassium, iron, iodine, copper, zinc at iba pa. Safe gamitin dahil all natural ang minerals nito, probado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga butika sa iyong lugar. Mga katropa, are you ready to extend your summer feels? Then, what are you waiting for? Visit the Market City and experience the taste of summer at Go Sa Go. Go sa sarap, go sa lasa, go sa presyo, at go sa lahat ng season. Go Sa Go is now serving at the Market City. Huwag nang lilingon pa sa iba, mag-Go Sa Go na. Only here at the Market City, ang ukay-ukay ng bayan. Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Ako si Jean Banaag, 41 taong gulang. Ako ay nagtrabaho sa ibang bansa. Ay naranasan ko yung customer ay naayaw magpagawa sa akin dahil nakitang ako'y nakasalamin. Hindi magtiwala. Pag wala naman salamin, ang problema sa akin, masakit na masakit ang ulo ko. Hanggang sa makausap ko yung aking tiyahin, itry ko daw yung iBerry. Ngayon, ay nung aking masubukan niyaan, ay talagang malaking ipinagbago. Kahit ako hindi na magsalamin, ay hindi na nasakit ang ulo ko. Kaya ako yung nagpapasalamat niyan sa iBerry at napakahusay. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. Ito ang DZTC 828 kHz Radio Corp. Ito ang Radyo Asenso.
happy morning. Maya paabak po kaya kayo yung nang bagabigat kada kayo amin apo. Maayong aga sa ating lahat mga Kapinoy, maayong buntag, buenos dias at syempre po dito tayo sa ating Radyo Magazine. Kuya Sito, medyo palakas lang ng konti yung headset ko. Alam mo naman eh, gusto ko yung hindi naman nabibingi. Konting lakas lang ng aking headset. Okay, mga Kapinoy. So, tayo po ay napakasaya dahil yung ating regular na Leng and Showtime. Yes. Dito pa rin sa Radyo Magazine. Happy morning muna, Prof. Shaw. Bati ka muna. Makasaysayang umaga po. Tarlac, maya pa abak kay Kongan Kabalin. Maya pa abak, viewers and listeners. Banggitin na lang natin, ma Prof muna itong ating mga mahabit na diyan na ba? Nag-attendance na? Yes, yung mga taga-Tarlac natin, may classmate Lori, si Billy the Pooh, ay si Al, my pinsan, si Det, my schoolmate, and of course ang ating pong paboritong Cap Lolo, si Cap George and Virayna San Roque. Good morning po. Good morning daw Prof and good morning San Roque. Good morning, Tarlac City. Mabuhay po kayo. Ay, ibinabati ko ang aking mga kapamilya sa Briones at saka sa Chua. Siyempre, naunguna na dyan yung aking nanay na si Vilma Briones Chua. Yes. Na pumunta sa 1,000 ngayong umagang ito. At gayon din, siyempre, binabati natin si Inquirer Correspondent ng Tarlac. Kasama po ninyo sa Tarlac Press Corps si, si Maria Adelaida Calayag po. At si ang tatay niya si Sergio Calayag at ang kanilang family. Bumisita po ako sa kanilang bahay sa Bamban. At ako po ay kanilang tinanggap ng maayos. At kami nagtulaan. Nang binasa ko yung mga tula ng kanyang amang si Serge. Wow. Si Bapang Serge Calayag. Kong ang tawag ko sa kanya kasi feeling ko close kami. Okay. So, ayan mga Kapinoy. At isang talagang maimpormasyong araw. Dahil pag-uusapan po namin, marami kami pag-uusapan ni Professor Shao dito sa ating pong Leng and Showtime sa DCTC. Una muna, kumustahin muna natin na Prof. Shao, anong kalagayan ng Metro Manila? Alam mo naman, COVID-19, suspended ang classes. Ano ba talaga ang kabuwang ambience ngayon ng Metro Manila at ibang mga lugar pa? Ako po ay nandito na noong pang Lunes. Okay, kasi po actually noong Linggo kasi galing kaming Villa Escudero na dahil may research kami ng Quiapo. And then, nagpasya po akong umuwi. Isang araw lang ako dapat. At pinuntahan ko nga si Madel. Kaso po, nung gabi na, nag-suspend ng klase ang buong Metro Manila. At una muna, actually, ilang bayan, ilang lungsod, sa may yung mga na-identify nila sa Rizal. Opo. No? Tapos eventually yun nga, nagkaroon ng meeting ang mahal na pangulo at yung una si Yorme dineclare na hanggang 16 hanggang Sunday. Opo. Yung no classes. Tapos sinabi naman ni ng presidente na 15 ba yun? And then ang sabi ng presidente, kasama na yung mga mayor, lahat ng metro mayors, dineclare na nila na hanggang ang walang pasok po sa lahat ng eskwelahan ay hanggang Saturday. So, ngayon, syempre, hindi pa natin alam na dadami pa yung COVID cases. Pero kasi, tandaan natin na dadami po talaga yan pag may kakayahan na po tayo na mag-test. So, actually, hindi naman sa sinasabi nating maganda. Pero sinasabi natin, mas mabuti po na nakikita nating dumadami yung cases. Kasi ibig sabihin, natetest natin at nag-iingat tayo at napagka-quarantine natin tong mga taong ito. Kasi kapag sila ay hindi natetest, ay yung problema ho yan. Sapagkat pag sila hindi natest, sila po ay magiging sila po yung magkakalat, lalong magkakalat nung sakit. Yun yung local transmission. Yun ang local transmission. Oo, community, local transmission. So, umakyat, meron na pong sa kinagabihan po na tayo ay natutulog, may isa na pong namatay sa mga kaso. At I think 49 pa din yung ating cases. No? So may isang patay na nandito sa Pilipinas.
At ito rin yung scenario natin, ano, na binalita sa akin ng kasamang Ian Alfonso, mm-mm, na isang Kapampangan din yan, at taga Makabebe, empleyado yung NHCP, National Historical Commission of the Philippines. Nag-LRT yan eh, from Muñoz, San Francisco, ano, Del Monte, hanggang sa, ano, sa Central, mm-mm, ano, ay, di, sa, hindi sa Central, sa ano, UN Avenue. Alam niyo po, wala daw tao, halos, in rush hour, kakaunti. Prof, ganyan ngayon ang scenario sa Metro Manila? Kahit po may pasok pa yung ibang opisina. No? I'm going to read exactly what he wrote, ano, si Ian. Kasi siya yung pinaka-vivid na nakita kong description ng LRT sa araw na ito ng rush hour. Ha? Sabi po niya, at sana ko gumana yung aking... Ito. Nakakapanibago ang LRT rush hour sa panahon ng pandemic. Nakakalungkot ang walang tao. Natandaan mo natin na kapag ka rush hour ng ganitong oras, no, ay tila po yan. Tila po yan hanggang ibaba. Pero ngayon pong araw na ito, halos walang tao. So, yun po yung nangyayari ngayon. At, of course, sa ating, ano, no, sa Senado, noong March 5, ang Committee of on Education ay nagkaroon ng isang hearing. At sa hearing na ito, na pinangunahan ng ilang senador, no, si Senator, parang nakita ko si Senator Nancy, I have to be sure, kasi maliit lang yung video. Pero nanguna talaga si Senator Win Getsalian. At siya po kagabi ay nagkaroon na ng Twitter message na siya po ay nagsiself-quarantine dahil nabalitaan po niya na isa po sa kanilang resource persons ay positibo sa COVID-19. So, self-quarantine. Ibig sabihin po na self-quarantine, maghintay po si Senator Win sa kanyang bahay ng 2 weeks para po mag-manifest sa kanyang symptoms kung siya po ay tinamaan. Tama. So, sana po hindi po mangyari. Kaibigan po natin si Senator Win Gatsalian. Pero yun na nga, pati staff niya ay ganun na rin ang gagawin. Quarantine so, na rin. So, yun na yung mahirap. Kasi ang balita po sa akin, napakahigpit na po sa Senado. Talagang sinacheck ko kung may lagnat ka. Tapos hindi basta-basta nagpapapasok ng tao. Pero yun nga, dahil resource person at hindi naman pa nagmamanifest ng symptoms. Tandaan po natin na ganito po yun. Pagka ko kayo tinamaan ng COVID, hindi po agad lalabas ang symptoms. Ang symptoms, okay. Pero, so, hindi pa kayo nilalagnat. Lalagnatin pa lang kayo. Pero habang hindi pa kayo nilalagnat, yung inyong mga, kasi again, droplets. Yes. Ito lang ang ano. Ikaw yung nagsasalita, laway, sipon, ubo, lema. Yan po ang nagiging sanhi na kapag yan ay hinawakan o naipasok na langhap ng iyong ilong na lagay sa mata o nalagay sa bibig, yun po ang pinagmumulan nung transmission. So, doon kasi doon pasok yung virus, di ba? Opo. So, ano po, dalawang secretaries natin, ang cabinet secretaries, ang nakakamay daw ng may COVID. Okay. Recently, kaya daw po sila yung magsa-self-quarantine. Pakibasa na lang ko yan, nabaltaan ko sa Rappler. At dahil dito, dahil sa exposure ni Pangulong Duterte sa mga taong ito, ay baka ho, dahil may mga cabinet meetings na nangyari po, ay baka magpa-test na rin ho ang Pangulong Duterte. Kasama ho si Secretary Bongo. So, yun po ang mga recent developments natin. Again, nagkaroon po tayo ng maraming mga cases na ngayon dahil mas yung testing kits po, tandaan po natin, nung una po kasi, imamanufacture pa lang yung testing kits, tapos galing pa sa Australia. Yes. Okay. So, ibig sabihin, papadala pa sa Australia bago malaman. Ngayon, matagal, di ba? Matagal. Ngayon, hindi na po. Ngayon po ay, meron na tayong testing dito na nangyayari sa, kaso yun na, limited. Kaya, malaking issue to, tita, kasi, yung, nagiging issue din siya ng class. Kasi apparently, pag ikaw pala ay nagka-COVID, at ikaw ay ano, ang testing lang sa RITM ang libre. Pero pag ikaw ay na-admit, gastos mo. So paano wala kang PhilHealth? Paano kung mahirap ka? 'Di ba? So yun yung nagiging dilema ngayon. Kasi kung hindi ka nang papa-hospital, paano ka? Di lalo kang nagkalat ng sakit.
So yun po yung medyo nagiging class issue po actually yung ating COVID. Kaya sana calculated response ng gobyerno, isa alang-alang po, at malamang meron din silang mga considerations yung ganitong mga kaso. So madam, ang tanong ko naman, may balita ba tayo sa kay gobernador sa mga steps nating ginagawa dito sa ating lalawigan po? Actually po, from the Tarlac City muna, ang ating Lady Governor Susan Yap, as of this time, wala pa po tayong cases, ano? Opo. Wala tayong PUI, and PUM, meron po tayong persons under monitoring. Opo. So, yun po siguro yung mga naka-self-quarantine. So far po, yung ating under monitoring, kung di po tayo nagkakamali, ay umabot na po ito ng 5, Tarlac City, may anaw tayo, and parang siyam parang siyam po. Opo. And hopefully by this time, hindi pa dumadagdag po yung mga PUM natin. Pero yung PUI po natin, so far wala po tayong PUI buong lalawigan. At ang Tarlac City po, Prof, yung Tarlac City sa Monday, may pagpupulong sa stakeholders. So, opo, ang Tarlac City naghahanda na for the washing area. Opo. May mga ganyan na pong mga balakin. Mm-hmm. And yung temperature checks. Yes, opo. TSU, meron na po. Meron. Ay, mabuti. Alam mo, nung unang lumabas yung coronavirus, ang LaSalle agad, yung aming university, the LaSalle University, agad lang ng baril agad eh. Tuwari, alam niya, nababaril na sila. Ay, ano, yeah, January pa lang, nababaril na sila. So, ganun sila kaano. Kailan po monitor namin kung umabot ba ng 36 ang aming temperature, no? Libreng ano, check up, no? Mm-hmm. So yan po. Tama po yan, no? Sa mabuti ho yan, nasa TSU. Yung mga guards po, napakahalaga. Actually, gusto ko nga lahat, kahit ako gusto ko na rin bumili. Mm-hmm. Kasi syempre, para din ma-check natin ang mga pamilya natin, di ba? Mm-hmm. Na hindi matagal. Kasi yung matagal, di ba, yung thermometer nalagay po sa kilikili. Yes. Sabihin, pag nabaril ka, tumaas yung temperatura mo, hindi ka na papapasukin. Hindi ka na papapasukin. O, kahit hindi COVID. Okay. Bawal kang pumasok sa eskwelahan. Yun lang. At ganito rin ang ginawa ng ating mga historical, ano, nung National Museum of the Philippines. So, pinatupad na ganyan ni Ma'am Hannah Labrador at saka ni Director Jeremy Barnes, no, sa National Museum. Kaya noon kami, binabaril din kami nung kami ay pumapasok sa National Museum. Pero yun nga, yun din yung delikado doon. Kasi kahit nga hindi ka nagmamanifest ng symptoms, once na tinamahan ka, pwede ka nang magkalat. Yun. So, kaya po... That's the local transmission. Yes. Na po. That's why we know na yung 49 cases na yan, hindi lang yan ang cases natin. Mm-hmm. We know, pwede kasi ang mangyari dyan. Napakabilis ng pag-akyat, Prof. Okay. Shao, 33 pa lang kahapon. Oo, kasi nga, nag-test na. Mas marami pa yan. Kasi ang mangyayari dyan, yung iba, nagkaroon ng manifest ng sakit, ginamot ang sarili, hindi nabilang. Mm-hmm. Pwede yan. Mm-hmm. At nakapagkalat sila na hindi nila alam. Nakakala nila ay simpleng lagmat lang. Tama, oo. So, yun po ang ano dyan. Yun po ang... Medyo nakakatakot po, ano? Nakakatakot na sitwasyon yun. Kasi meron na ho tayo dun sa lahat ng 49, tinitignan ko yung mga information kanina, na hindi po tayo, meron po mga hindi alam kung paano nila nakuha. Kasi yung iba na-identify na nasa Muslim room, prayer room, nasa Great Hills, nandun sa ganito. Yung isa na-identify na nakasama nila yung isang pasyente, so na-trace sila, no, na meron nga. Medyo nakakatakot siya, pero meron din tayong pwedeng gawin po. No? Mm-hmm. Kasi ang pinakamahalaga talaga dyan ay maghugas ng kamay. Tama. Kanina po, hugas ako ng hugas ng kamay. Ganun ay naiisip ko eh. Hugas ng kamay, tapos may sabon, tapos 2 minutes, more than a minute. Kantahin daw yung happy birthday ng 2 beses. Mm-mm. Ako, ang pinapakanta sa amin yung Alma Mater song ng LaSalle. Mm-mm. Dahil 1 minute 30 seconds yun. Opo. So, yung mga ganong napakalaki ang tulong. Kasi kahit kunwari, kung ilalag, and try to not touch your face. Yes, of course, napakahirap yan. Napakahirap. Easier said than done. At huwag ko kayong magmamask pag wala ko kayong sakit. Yes. Yun ang sinasabi na yun. Kasi kapag inaayos yung mask nyo, the more you touch your face. Yes. Magmask po kayo pag kayo po ay may ubo. Kaya na yun. Hindi po ko na. Pag kayo may ubo,
at may sipon ay kayo po ay magmask. Tama. Yan. That's the time na mag doon po kayo magmask, ano? Pero sabi ko, kung pupunta ng palengke, kailangan na kung may edad, di ba, pwede magmask, di ba? Opo, opo. Actually, pwede na po yun. Kasi para hindi rin kayo. At basta mag, just don't touch your face. Try not to, and wash your hands. Yun talaga. Tapos, ano, ito, touch your face. Ang sinasabi, kasi di ba, nakakaloka. Oo, talaga. Kasi napakahirap, so difficult na hindi mo matouch. Ako mahilig ako mag-touch ng ilong din eh. Hindi ko alam, parang manarin ko yun. Ang pawa ka ng ilong eh. Anyway, kaya nga ngayon, sorry Ate Leng, sasabihin ko to, hindi ko alam kung appropriate sa radyo, no? Pero, mas mabuti pa na umutot ka. Oo. Eh, kaya sa umugo ka nga yung mga panahon na ito. Yes! Oo! Kung kami nakasakay ako sa jeep, tapos uubo ako, nakakaya talaga, pinipigilan ko talaga. Kasi yung mga katabi mo, di ba, medyo pag inubo ka, parang, di ba? Kasi allergy lang naman ito. Oh, yeah. Hindi naman ito. Tapos titignan ka, kasi iiwasan ka na nila, di ba? Nakakaya yun, ano? So, yun po. Tapos, ito na nga po, no? Going to, ano, no? Lenten celebrations natin. Yan po ang ano. Kasi kung magtuloy yan, po ito. Yan, pop show. Paano yan? Yung precision natin, yung pagbabasa ng ating, yung pabasa natin. Paano yan? Kung, di ba? Eto na, talagang kailangan ng iwas-iwasan muna yung mga pagpupulong na lalo na kung hindi mo mang kilala yung ibang, di ba? Yung mga magpuprosesyon, ano ngayon ang mangyayari? Kasi Lent na, Lenten season na, prof. Basically, kasi kasama ko si Father Rick Valencia, siya po yung dating parochial vicar ng Quiapo Church. Ngayon po siya po yung head ng Caritas Manila. Si Father Rick Valencia ay ano, no? Yan ay concern din nila. Kasama nga namin yung head ng, ay hindi siya head, yung member ng technical working group ng translasyon at saka ng mga posisyon sa Quiapo, si Kuya Alex Sirasga, na pinag-uusapan na ano yung gagawin sa Good Friday pag nagpatuloy itong COVID. Yes. Kasi yung Good Friday, may posisyon po ang Nazareno. No, na ano yan, na hindi lang posisyon talaga, na talagang yung kung ano yung translation, ganun yung ganun posisyon din. Sa ganun Good ka Friday. Ganun yung yung intensity, yung although mas maraming tao yung Enero 9, siyempre. Pero yung ibig sabihin, yung dikit ng tao. Yes. Diba? Yung pawis, yung tulo ng, kung may umubo doon, uubuhan ka, diba? Ay nandun lahat. So, ano to, malaking issue ho ng simbahan tong mga, at ito nga, pag-uusapan natin ngayong araw na ito, itong mga Lenten traditions, paano ito? Itong mga ito. Pero may mga precaution po na binigay ang ating simbahan. Isa na nga ho doon ay wag na hong maglagay ng mga holy water sa pagpasok ng simbahan. Yes. Para ho hindi na ho gamitin. Bagkus ay alcohol ang gamitin. So may alcohol ho, kaya nga ho nung ako ay naroon, nag-order sila Father ng napakaraming alcohol. No, na ilalagay sa mga bukana ng mga simbahan. Yan po ang ano, na umahanap nga sila ng mura kasi maramihan, no? So, ano ginagawa na ho steps na ito na para hindi ho tayo, kasi ano mo, ang isa hong iniisip na ho talaga ay tulad ng ginawa sa ibang lugar. At ito yung pagsasara ng mga simbahan. Na nakakalungkot 'yon kasi 'di ba? Ano tayo? Kumbaga, alam niyo yung simbahan naman natin, kahit mayaman 'yan. Di ba? Kailangan pa rin ng pondo niyan. Tama. Di ba? Eh kapag walang nagsimba, di walang connection. Paano, walang ano? Paano yung mga empleyado ng parokya? May mga empleyado po yan. May yung mga pare, dyan una umaasa ng kakainin nila. So may mga nagsara na ng simbahan? Sa ano po? Sa ibang lugar po sa mundo. Okay. Meron na hong mga lockdown. Nagkaroon ng lockdown. Sa Italia, lockdown po sila. Lockdown na po. So imagine niyo yun. So yung mga TV maso, gagana po lahat. Plus, siya, panic buying na. Ayun o, yung nakakalungkot. Marami kasi, na, Spain. Meron tayong kapatid doon. Sabi niya, Leng, panic buying na rito. No, close na ibang mga groceries. Ang problema po dyan, Ate Leng, sobra yung pananakot ng iba dito sa Pilipinas. Alam mo, wala pa ho tayo doon sa ganong punto. Tama. Huwag ho muna tayong bumili ng galong-galong alkohol. At kawawa mo yung iba na nangangailangan. Tama. Oo. Oh,
ng mask. Wag ho nating yung presyo ho masyado hong ano, tinatasan ho. Ano ho, I mean, actually, nasa panahon tayo ng Kwaresma, kung kayo'y Katoliko, Lent, di ba? Pagtitika. Yeah. No, wag ho tayong abusado. Tama. Medyo, wag ho tayong abusado. Yung makataong mga talagang gawain, eh, abay, kailangan po natin, yan na yung ating mga dapat gawin, di ba? Kaya, doon na sinasabi nila Ate Leng, na yung tahedya at mga krisis na katulad nito, dyan lumalabas ang pinaka mabuting tao, mga tao, sa tao, at yung pinaka masasama sa mga tao. So, alam mo, magandaan na rin natin yun. So, yun nga, pero yun nga, maging makatao ho tayo. Huwag ho tayong mag-hoard ng pagkain. Yung sapat lang kung ho tayo sa isang tayo magtataas ng presyo ng pagkain, mga kailangan na alcohol. Tapos siguro kailangan liwanagin din ng gobyerno. Kasi once mag-lockdown tayo, kung lockdown ho yung, kung yan yung mga bulong-bulungan, ano ba yan? Pwede pa ba tayong pumunta sa tindahan? Pwede pa ba tayong pumunta sa grocery? Napakahirap po nito. Pero sana po, tandaan din ho natin na may mga katulad na hong mga pangyayari noon, tulad ng SARS, tulad ng H1N1, yes, na naging pandemic pa yung H1N1. Tama po. Pero yan po ay napigilan din. At natapos din ang krisis. At napagtagumpayan din natin. Tama. So, yun po. Ang kailangan nating maging ano tayo, huwag tayong masyadong matakot. Kung kayo naguhugas ng kamay lagi at tayo'y nag-iingat at kung tayo'y matamaan, eh gawin ang mga nararapat na mga steps, no? Tumungo sa ospital, magpa-test, no? At iba pa, no? At yun din, kailangan isipin natin na makakaraos po tayo sa sitwasyong ito. Tama po. World War II nga eh, na nakalampas tayo eh. Tama eh, ito pa kaya. So, ayan po mga Kapinoy at yung ating iba pang pag-uusapan dito sa ating Leng and Showtime sa Radyo Magazine. After this break, babalik po kami. Naglilingkod sa buong Pilipinas. Ito ang Radio Corporation of the Philippines. Sa Tarlac, ito ang DZTC 828 kHz Radio Corp. Kapartner ng bawat Pilipino sa pag-asenso. Radio Corp. Ito ang Radyo Asenso. 9:32. DZTC 828 Tarlac is in need of a news writer, reporter, who will join the growing network of Radio Pilipino. Be part of every Filipino's life as one of our radio announcer in sharing positive news and information. Apply now. Email your resume at tarlac.admin@radiopilipino.com or give it personally at DZTC MacArthur Highway, Block 9, San Nicolas, Tarlac City. Be our anchor, reporter, and news writer. Apply now. Deadline of submission is on March 18, 2020. Maging kabahagi. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo ang Radio Pilipino. Naglilingkod sa buong Pilipinas. Ito ang Radio Corporation of the Philippines. Sa Tarlac, ito ang DZTC 828 kHz Radio Corp. Kapartner ng bawat Pilipino sa pag-asenso. Radio Corp. Ito ang Radyo Asenso. Subaybayan ang programang inyong gabay sa pag-asenso. Ang Asenso Pinoy sa Radyo. Adumal ang ating katayuan. Tuwing Sabado, sa himpilang ito. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Ang Asenso Pinoy ay programa para sa mga nais magkaroon ng karagdagang kita at umasenso sa buhay. Samahan niyo kami sa loob ng isang oras at masaya nating harapin ang isang bukas na puno ng pag-asa dito sa Asenso Pinoy. Kasama ang inyong kapinoy, si Francis L. Cardona. Pinoy, aasenso tayo. Ito ang DZTC 828 kHz Radio Corp. Ito ang Radyo Asenso.
Alright, mga ka-Pinoy, kwesito yung mic ko, parang hindi masyadong malakas. Okay ba? Oo. Headset ko din. Happy morning. Ayan. Thank you, Kuya. Happy morning, Mommy V. Ingat-ingat. Ayan. With Prof na ako rito. And, okay. Medyo malakas. Pinabati ko rin po pala si, ano, si Marie Claire sa Winnipeg, Canada. Oh, wow. Hello po. Naka-ano na siya. Naka-view na si Madam. Rally Natividad, Myra Surreal, happy morning. So, eto na. Siguro, umpisahin natin na Prof. Shaw, ano? Opo. Yung pinagmula ng salitang Kwaresma. Ah, opo. Yan muna, no? So, yung Kwaresma po ay, ano yan, yan ay nagmula sa salitang Quadrigesima. Now, when you say Quadrigesima, this is 40 days. And in the Bible, 40 days is a very important ano yan. Kasi 40 days na ginunaw ng mundo. Ang ng Diyos ang mundo. Mm-mm. Noong panahon ni Noe. Yeah. Yung 40 days, di ba? Tapos si ang ating mahal na Panginoong Hesukristo ay nag-ayuno ng 40 days. Mm-mm. Tapos after the resurrection, 40 days ding nag-stay si Jesus Christ bago siya umakyat sa langit. So, yung 40 days denotes a long time. And yung 40 days na yun, yun po yung panahon ng Lenten season na tinatawag natin. So, yung Kwaresma ay ano yan, ha? Nagsisimula yan every Ash Wednesday. Opo. So, pag Ash Wednesday, alam na natin yan na yung mga palaspas nung unang panahon, ay yan, ano yan, ay nung nakarang taon, ay ano, no? Sinusunog. Tapos ito'y binubudbud, nilalagyan ng tubig, binubudbud dun sa tao at nilalagyan ng krus. Ito'y paalala sa kanila na ikaw ay alabok na lupa, magbabalik sa lupa. Yeah. Pero may dahil sa COVID, may binalikan tayong tradisyon, ha? Oo. Binalikan tradisyon. Ibig sabihin, noong unang mga panahon, yun ang ginagawa, Pascal. Opo, okay. Yun po. Yung pagbubudbud na lang sa ulo. Hindi kasi, di ba, ano yan eh, parang kapag Ash Wednesday, parang sign din yan na parang, hindi naman pinagyayabang, pero parang, oy, nagsimba ko, Ash Wednesday, di ba? Kasi, nakalagay yung cross sa noo mo. Pero kasi nga, dahil delikado nga yung NCOV na yan, ano, yung COVID-19, so ang ginawa nila ay binalikan nila yung dating ng tradisyon, na talaga naman, nung una yan, ay ibinubudbud talaga yung ash dun sa tao. No, so hindi sa ulo ng tao. So hindi ano, hindi naman siya bago. Hindi sa bumbunan, Prof. Sa bumbunan, no. Okay. Parang sa bumbunan. Uh-huh. So hindi na siya ano, kumbaga pagka sa bumbunan siya, matatanggal mo na siya, 'di ba? Uh-huh. Hindi na siya nakadikit. Uh-huh. So, 'yun na 'yun. And then of course, may mga gawain, may yung ano 'yan eh, may mga kumbaga may mga panalangin na ginagawa sa mga panahon na 'yan, etc., etc. Pero yung pinaka-importante kasi diyan sa Kwaresma na yan ay yung Semana Santa. So yung Semana Santa po, yan po yung tinatawag natin na ano tawag dito, yung Semana Santa ay Holy Week, 'di ba? At yung pinakadakilang parts kasi ng Kwaresma ay nasa loob ng tatlong araw sa Semana Santa. Yung the Great Triduum, sabi nila, dakilang Triduum. Mm-hmm. Ito yung Biyernes Santo, ay Huwebes Santo. Mm-hmm. Biyernes Santo at yung Sabado de Gloria. Sabado de Gloria. Correct. Opo. Kasi yung pong pagpasko ng pagkabuhay, ibang panahon na yun. Mm-hmm. Yun ay Easter time na yun. Uh-huh. So, yun po yung ano. So, pagka Easter time, 40 days din yun, papunta doon sa tinatawag natin na Ascension. Yes. So, di ba, nakakatuwa. So, 40 days before, and then after that, 40 days again. Uh-huh. So, pero bakit yung egg, Easter Sunday, bakit symbolizes yung napaka-permanente ng egg? Kaya ibig sabihin nun actually, nakalimutan ko na no kung ano yung ibig sabihin niya. Nabasa ko na yan noon kung bakit egg. Pero sige, i-check ko lang konti para meron ako ano. Pero yan, hinahanap lagi yung Easter egg na yan, di ba? Yes. Sa anong kinalaman nung Easter egg? Kay Jesus, di ba? Yun yung, parang ano yun eh, parang Pasko yan na may Santa Claus. Tapos may Easter bunny pa, may kuneho. Tama. Di ba? Na kung ano-ano. No, so ano yan, dinedecorate as part of the Easter celebration, no? So, yun yung ano. Ayan, the egg is an ancient symbol of new life. Yun. Kasi nga bagong buhay yung egg. Okay. Eh. Diba? So, ano yan? Yan ay associated sa mga pagano.
So, syempre, dahil yung mga unang Kristiyano, eh, yan din yung kinagisnan nila, yan ay na-carry over nila sa ating, ano, sa ating Easter. No? So, yun din. New life pala. Yes. From a Christian perspective, the Easter eggs daw ay is said to represent Jesus' emergence from the tomb and the resurrection. Mm-hmm. So, yun po yung, ano, no? Yung ano na yan, ano. So, now, of course, yung babalik tayo dun sa Triduo, nagsisimula yan 1 week before Easter. Mm-hmm. And that is the Palm Sunday. Domingo de Ramos. No? Kasi yung si Jesus, di ba, papunta, ano, no, gagawin na niya yung mission niya. Ang mission niya talaga ay mapako sa krus para iligtas ang mundo sa sangkatauhan. Pero, hindi niya magagawa yun kung hindi siya pupunta sa Jerusalem. So, kaya, yung mga hula na siya ay i-welcome bilang isang hari ay naganap doon sa ano, hula sa lumang tipan ay naganap sa Domingo de Ramos. So pumunta siya doon at sumakay siya sa isang donkey, asno. At siya ay welcome na Hosanna, anak ni David. Kasi siya ay nagmula sa linya ni David sa pamamagitan ng kanyang foster father na si San Jose, bagamat siya ay anak ng Espiritu Santo. So basically na nangyari doon, no? So welcome siya, nakaibang-kaiba doon sa gagawin sa kanya after sa Biyernes. Diba na yung mga tao na nagwe-welcome sa kanya, yun din ang mga nagsasabi na hindi na siya dapat ay ipako sa krus. Dahil ang gusto nilang pakawalan ay si Barabbas. Dahil si Jesus pala, hindi pala yung revolution na gusto nila o pagkalaya sa pagkaligtas sa Roma, yung kanyang gusto. Kundi pagkaligtas sa kasalanan na hindi nila naiintindihan. Kaya si Barabbas ang gusto nilang palayahin kasi si Barabbas ay isang revolutionaryo. So, yun yung kwento noon, no? So, anyway, ginagawa natin 'yan na ginugunita natin 'yan na gumagawa din tayo ng palaspas. At ito ay sinulat ng isang historiador na si Elmer Nocheseda, no, na mayroon mga palaspas na mga disenyo, 'di ba? May mga disenyo 'yan at may mga kung ano-anong simbolismo na galing sa buko. So, sa puno dahon ng nyog. Dahon ng nyog. Diba? Tapos ano yun? Binibenta yun sa malabas ng simbahan at kapag kayong pari ay dumating, i-bless. Yes. Uh-oh. At yun, yung binless ng pari na yun, minsan sasakay pa yun sa donkey sa ibang lugar sa Pilipinas. Yung iba naman, tulad nung ginawa nila kay Jesus, nung unang panahon, nilalagay yung mga damit, yung mga tela-tela. Alam mo yung mga tela-tela na yun, hinahanda pa nila yun sa buong taon. Mamahaling mga tela yon sa Bulacan. Tapos ilalagay yon sa floor. Yes. Para pagdaan ng pari, nagbe-bless. Welcome ng ano. So, makulay yung ano yun. Parang carpet. Parang red carpet. So, makulay yung ano pa lang, no? Sunday pa lang, makulay na yung ating celebration ng Semana Santa. Tapos, isa pa, syempre, yung may umaawit na mga anghel, no? Minsan may aawit ng mga anghel, nakalagay sila sa mga kastilyos, tapos nagsasaboy sila ng bulaklak doon sa pari. Yes. So, ang tawag doon sa estatwa, minsan dadan din yung estatwa, ang tawag dyan yung, ano, yung humenta, no? Yung estatwa ni Jesus na nakasakay sa asno, humenta ang tawag nila. So, yan yung ginagawa nila. At yung mga palaspas na yon, iuwi sa bahay yon, siyempre parang ang simbolismo doon, lalagay mo sa pinto, sa bahay. Sa altar. Wini-welcome mo si Jesus sa bahay mo. Pero at mga Pilipino ay mga anito talaga mga Pilipino eh. Ginilagyan nila ngayon ng parang anting-anting variety. So parang ano, parang hindi daw kinlatan yung bahay mo. Para hindi daw pasukin ng demonyo. Yes. Ay protection. Itong ano, naging anting-anting itong palaspas. Yung mga palaspas ko, prop, matagal ng panahon na talagang hindi ko inaalis sa bahay yan. Hindi ko tinatapon. Para ba kasi pag itatapon mo,
Para sa akin, it's a sin. Yung mga, parang ganun. Pero kaya ako, dapat to, isunugin yan sa simbahan. So, kung every year yan, pinapalitan, mababago yung palaspas nyo. So, yun yung ano. Pero yun nga, marami ho dyan na hindi na nga nagtatanggal ng palaspas. Nakaipon so, na eh. Correct. So, from then, the Palm Sunday ka ngayon, ano ka, pupunta ka na sa Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo. Diyan na nagsisimula yung mga, ano, Kenny King Tarlac. Ang tawag natin dyan, Reng Puni. Wow. No, diba? Reng Puni. Pabasa. Pabasa. Diba? Kasi yung pasyon, tandaan natin na before, during, kasi lahat ng Lenten traditions na ito, Spanish period naman to eh. Diba? Hindi naman yan, wala naman yan nung mga ninuno natin eh. Nalagyan lang nung parang template. May mga ginagawa tayo noon tulad ng penitensya. Ginagawa din ng mga ninuno natin. Papaliwanag natin mamaya. Pero yung passion, yan yung source nila ng buhay ni Kristo. Kasi hindi naman nila binabasa yung Bible eh. Bawal basahin ng Pilipino at ng ordinaryong tao, in fact, ang Bible. Bago noong unang panahon. Bawal basahin. So, bakit? Kasi baka daw ibang interpretation ng tao. Kailangan maririnig mo lang ang word of God sa pare. Yes. Doon sa doon sa misa. So, ang makikita mo diyan ay yung mga isang ano no, si Gaspar Aquino de Belen, early 1700s. Isa siyang Indiyong taga ano no, alalay sa printing ng mga Jesuita. Sumulat siya ng isang buhay ni Kristo na patula. At ito nga yung pasyong mahal. So yan ang yes. Kinakanta, hindi binabasa. Okay. Kinakanta. No? Kasi noong unang panahon, kinakanta ang mga epics. Chinachant ang mga epics. Kinakanta. So, ibig sabihin po, dinala natin ang bayani ng epiko, kinakanta natin ang buhay. Ang bagong bayani ng epiko natin ay ang mahal na Panginoong Jesucristo. So, nagkaroon ng maraming revisions yan kasi sabi ng mga pare, naku, mali yung doktrina. So, ang pinaka-latest revision ay yung tinatawag na Mariano Pilapil. Yung doctrinal na... Si Mariano Pilapil ang doctrinal na nagtama nung pasyon. So, yun po yung binabasa nating pasyon ngayon. Na dati po, letter, yung mga Kenyan letters, kakabili ko lang ng... Through Dennis Villegas, ano, kakabili ko lang ng isang kopya nung lumang pasyon ng 1891. So... Actually, kung gusto nyo na yan, eh, sabihin nyo sa akin at ituturo ko kayo sa kanya. No? 1891 pasyon na ang makikita mo mga letter C, hindi K. So, kayo. Prof, ganun kakapal talaga yung mga libro? Ah, hindi. Kasi makapal siya dito sa Tarlac kasi handwritten. Ah, okay. Marami yung simbahan. Ako po ay dating kumakanta ng pasyon sa Fairlane. Sa Fairlane po, handwritten po. Hindi ko alam kung nandun pa rin, pero handwritten po yung naroon. Yung sa Barangay San Pablo namin na prof siya, makapal eh. Pero pag tinignan mo naman, bumili ka sa Netis o kaya sa Cervantes, maliit lang yung pasyon. Kayang mga tatlong araw na basa. Eksaktong matatapos na Sabado de Gloria yun, di ba? Ano yun? Hindi. Minsan na maaga. Minsan maagang natatapos. Depende sa pagbasa yun eh. Kaya ang nangyayari, binabalikan yung Huwebes Santo. Ayun. So may ganon. Okay. Yung nakaranasan ko noon, natapos yung pasyon, binalikan yung Huwebes Santo, tapos kinanta ulit. So, yun yung ano. Kasi minsan yung mga matatanda, kapag sinimulan mo, hindi mo pwedeng hindi tapusin. Tama. Opo. Tuloy-tuloy na dapat yun. So, pag sinimulan mo. So, yung chant niya, yung kanyang ang tawag dito, kung paano ikanta, iisa lang, di ba? Ah, marami yung ano. Maraming version yon. Halimbawa, ito po. Kunwari, may pagmasaya. Pagmasaya yung ano mo, pag kunwari, yung binabasa mo kapanganakan ni Kristo, dito yun sa Tarlac, iba-iba kasi yung tono din. Opo, sa Tarlac, yung natutunan ko, yung, ngayon po ay naganap na, ngayon po ay naganap na, ang araw ng aking pita, ng pagsakop ko sa sala, ng pagsakop ko sa sala, ina ay ito ang mula na nang di natin pagkikita. So, medyo ano siya, Prof. Shaw, gigege dere, di ba? May tawag na doon, ginegege or parang pinapahaba, ano? Oo, pinapahaba, inuulit-ulit. Yes. Tapos ito, magbabasa ako ng kapag malungkot naman. So,
at kaming nagkakapisan dito sa iyong harapan, Ginoo at pinunong bayan. Di mo papaniwalaan sa mga sumbong ng tanan, kaming naghahabla rito, di masinungaling na tao, mayayamat magino, huwag nang panindimin mo, hatulan mo ng totoo. So, yun ang Rob, siya o sino nagturo sa'yo para kumanta ng pastor? Ay, hindi. Kumakanta kami. Yung mga, kasi di ba pagka kumanta na yung mga matatanda sa Perlin, no? Si Ate Cora, Cora Cuevas, no, binabati ko sila ngayon. Ano yan? Ano yan? Tawag nila sa sila yung mga matatanda na mga nag-ano, bagets. Ang tawag so, baka ka pa lang pala, nagbumabasa ka na o nagbabasa okay. ka na ng pastor. So, yun po, natutunan ko po yung iba-ibang tono. Yung tono ko, Central Luzon, at saka Manila. Yan ang mga tono ng Katagalugan, kumbaga. Pero yung Pampanga, may ibang tono yan. Yung yung ano, may ibang tono ang Quezon. At iba-ibang lugar sa Pilipinas. May Ilocano Pasyon, may Bicol Pasyon. So, na ano, at ito po, no, meron akong dalang libro dito ng aking kaibigang si, of course, I can say kaibigan ko, no? Si Reynaldo Clemenia Ileto, isa po siyang historian na kasi ang turo sa atin ng mga traditional historians na nationalist na yung buhay ni Kristo at yung Kristyanismo, ito'y ginamit ng mga Kastila para tayo ay sakupin. Pero kasi nasabi ni Rey Ileto, ang buhay ni Kristo, ginamit din ng Pilipino para palayain ang kanyang sarili. So, bakit? Kasi ho, yung naratibo ng kwento ng bayan, nakita ng mga tao sa kwento ni Jesus ng ating mahal na Panginoon. So, ang ating mahal na Panginoon ay nabuhay, nagasik ng liwanag sa bayan. Siya po ay namatay at nagkaroon ng kadiliman. Pero matapos ang tatlong araw, siya po ay nabuhay na maguli. Yeah. Mm-hmm. So, sabi ni Reynaldo Ileto, yung ganyang worldview, I mean, sang ang tawag dyan ay yung ganyang sandaigdigan na pananaw na may liwanag, dilim liwanag na kwento ng pasyong mahal ng mahal na Panginoon sa Kristo, yan din yung ginamit ng mga katipunero ni Jose Rizal para ikwento ang kwento ng bayan. Kasi sabi ng mga Kastila, dalawa lang ang kwento nyo bago kami dumating, kayo yung mga bobo, kayo ay mga walang sibilisasyon at kami ang nagbigay ng liwanag sa inyo. Pero sabi ng mga bayani natin, hindi, ang kwento natin ay liwanag, dilim liwanag. Bago dumating ang mga Kastila, meron tayong sariling pamahalaan, maginhawa tayo. Dumating ang mga Kastila at nagkaroon ng kadiliman at ang ating inaasahan ay ang ating pagkabangon ng muli ng kalayaan, pagkabuhay na maguli. So, yung ganyang pag-asa, yan ay dinala ng mga grupo na tulad ni Hermano Puli, no, 1841, ng Katipunan, at na eventually nung mga iba-ibang samahan tulad nung kay Caipe Salvador, yung mga tagapagmana ng mga Gabinista dyan sa Arayat, Pampanga. So, yung ganun, at iba pang mga grupo na yun, so yun ang ano, na may pag-asa. So yung actually sinasabi ng mga ibang mga tao, bakit ang Pilipino masyadong silang hibang sa mga Lenten traditions, na parang bakit yung pagkamatay ni Kristo eh sa ibang bansa po Easter po yung mahalaga, yung pagkabuhay, pero kasi alam naman natin ang Pilipino eh, diba? Tayo ay naghihirap bilang isang bansa under colonialism. Yung ating paggunita sa paghihirap ni Kristo, alam naman natin yung ending nun eh, mabubuhay siya na maguli. So yung pag-recreate natin ng pasyon ni Yesu Kristo dun sa mga linggo na yan, ay ating mensahe sa ating sarili na tayo ay may pag-asa din tayo na malalampasan natin yung mga crisis sa buhay natin, yung mga paghihirap natin, yung mga COVID-19 na yan, di ba? Yung mga Taal eruption na yan. Matatapos yan at yan ay may kakaroon tayo ng bagong pag-asa. Kasi pag nawala yung pag-asa na yun,
I don't know kung ano nang mangyayari sa atin bilang mga tao. So yun po yung ginagawa ng mga Katoliko, 'di ba? So may mga ano yan, tuloy-tuloy tayo, 'di ba? May mga posisyon na nagaganap na lagi ginuguni tayong bawat ano yan yung mga mayayaman noon unang panahon. May mga nilalabas yan na mga karosa. So yung bawat mayaman, may isang karosa sila. At representative yun. At yun, magpupunta mga pamilya at sila ay ano no, sila ay magre-reunion Holy Week. At si magkakaroon ng posisyon. Pwedeng Wednesday yan, Holy Wednesday. Mm. Yung Holy Wednesday, kung di ako nagkakamali yan ng araw. Yung ano, yung Wednesday, ano ba yung tawag dito? Yung nung yung cross, di ba? Yung kanyang paghihirap. Ano ba yun? Ano, Biyernes pa yun. Ah, Biyernes pa. Pero yung, oh, yung, yung araw ni Judas yan eh. Araw na ipinagkanulo ni Judas si Jesus. So, Wednesday yan. At pwede rin Good Friday. So, yung, ang ano yan, tablo. Actually, yung Nazareno, yung Jesus po, Jesus Nazareno na nag-ano sa cross, nagbubuhat ng cross, isang ano lang yun. Isang ano lang yun, isang bahagi lang yun ng posisyon. So marami yan, yung Jumenta o yung Entrada Triunfal, may ano yun, may statwa yun. Yung Tercera Caida, tawag nila, yung pagkabagsak na ikatlong beses, may ano yun, may sariling ano yun, may sariling poon yun. Yung Ecce Homo, may sariling poon yun. Yung tawag nila, yung pasensya, yung hihintay si Kristo na habang siya hinahampas. Oh, pagkatapos siyang hampasin, nilagyan siya ng crown of thorns. Ano yun? May sariling ano yun, karo yun. Yung 12 apostoles sa ano sa Last Supper, may sarili yun. So, itong iba-iba, no? Yung crucifixion, of course, at nandyan, at iba pa. So, yung mga yan, ay ipoposisyon yan sa bayan. So, hindi ko alam kung dito sa Tarlac ay ginagawa pa yan. Pero I'm sure merong Good Friday procession. Ang ano, siyempre, hindi nawawala dyan yung kapag Huwebes Santo, di ba, Atiling? Yung washing of the feet. Yes, opo. Kasi, ginagawa po yan. Yan yung ano. Kasimbahan natin. Correct. Kasi, at ano yan, sa ibang lugar dyan, may pakain pa yan. Kasi nga, Last Supper eh. Opo. So, may mga pakain, ang tawag nila, karidad. Kasi sa Quiapo, di ba, pag napapamigay ka ng pagkain, ang tawag doon, pakaridad. Ano yan, charity o pag-ibig. So, nagpapakaridad ang mga tao. Marami yan. Tapos, ano, yung washing of the feet, nagpapakumbaba si Jesus, di ba, na hinugasan ng feet ng mga apostoles. Ganun din ang gagawin nung obispo, o kaya nung pare. Di ba, bibuhin mo, mga opisyal ng gobyerno, kaya kahit mga, yung mga re-enactment, di ba? Taon-taon, yun yung mga re-enactment natin. Si Pope Francis pumunta sa kulungan. Doon siya nag-washing of the feet. Hinalikan niya yung mga paan ng mga ano, preso. So, ganun. May mga ganong mga tradisyon tayo. Sa puntong halikan yung mga paa, ano ba yung ibig sabihin nun, Prof. Chow? Meron bang ibig sabihin yun? Oh, syempre kasi po, ang ibig sabihin nun ay parang kung ang Kristo nagpakumbaba, tayo magpapakumbaba din. Yun yung ano doon, yun yung mensahe doon. So, may mga ganyan. Ano? At syempre, sa buong week na yon, yung ibang mga lugar, tulad sa Malibay, Pasay, meron na silang mahigit 100 taong anong tawag doon? Yung tinatawag natin na sorry, biglang nawala ako. Sinakulo. Kasi yung sinakulo, ano yan, yung pinaka, siyempre yung tinitingnan dyan, hindi lang yung Jesus character, no? Pati yung Mary. At yung Mary noon, liligawan pa ng direktor, yung magulang noon, para lang mapapayag na yung Mary ay, ano, ay gumana. So, may mga ganyan, ano, at ano yun, yun yung paggunita, kasi very visual ang Pinoy eh. So, gusto naririnig ang pasyon. So, kaya kinakanta. Tulad ng pagkanta ng mga babaylan noon sa epics. Ganun din. Gusto mo, pinapanood mo. So, nung nagkaroon tayo ng mga passion, yung mga plays, Moro-Moro, meron tayong mga sarsuela, yun naman din ang sinakulo. No? At ito, minsan, may mga street sinakulistas ang tawag nila. Sa amin noon, nung doon ako nakatira dati sa UP, sa Pocamorsolo, may street sinakulo doon. Huwebes Santo pa lang.
No? Tapos talagang, alam mo yung paghampas sa Kristo doon, talagang matindi. Parang hindi acting. Talagang binabata. At ito, naalala ko, at gusto kong ipakita sa inyo, dito sa Pampanga, nakalimutan ko lang kung saan bayan, meron silang tinatawag na tira bakal. Yung tira bakal, talagang pag nakita mo kung paano pinapalo yung mga penitente, torture talaga. Matindi. Masasaktan talaga. Masakit talaga. Oo. At nagulat ako nung una kong nakita na sa parang sabi ko, parang human rights violations yun ah. Apparently, tingnan nyo po ito, yung tradisyon ng tira bakal sa YouTube. Tira bakal sa Pampanga. Ginagawa talaga na talagang parang torture yung pagpipenitensya. So parang minsan iniisip ko, tama, kultura ito. Pero minsan iniisip mo, tama ba ito? Diba? Pati yung pagpapako, diba? Ginagawa sa kultura. Pero kasi yan, diba, may sanitation naman sila. Meron silang alcohol. So may mga doktor on standby. Sanay na silang ginagawa nun eh. Ginagawa yun. Ako, sayang. Siguro sa susunod, pag-usapan natin part yung tayo, Good Friday. At saka ang pinagmula ng penitensya. Yes, yan ang ating... Paano at bakit nga ba ginagawa yun? Correct. Diba, Prof. Shao? So, ayan po. At huwag po kayo mag-alala. May part 2 po ito. Ating Leng and Shao Time sa Radyo Magazine. Prof, batiin muna natin bago tayo mamaalam. Sino ba ating hindi ko nakita, no? Si Ms. Banjo. Ayan, Banjo Aboy, the Executive Assistant of Vice Gov Quezada. Uy, Mami Edna! Hello, Idol Shao. Love you. Sabi niya, thank Mami you Edna. Thank you. Mami Edna Briones de Guzman, may paabak. At sa lahat ng mga nag-like, ayan, dito sa ating pong, at alam ko, marami pang mag-review rito, Prof, ha? Itong ating Leng and Shao Time sa Radyo Magazine. Okay, your final words, Prof Shao, at part 2 tayo, ha? Basta't libre ka anytime. So, basta ganito lang, tayo po ay magkaroon ng isang makabuluhang Kuwaresma at mahal na araw. At ako, hindi Katoliko, ako ay Kristiyano, at Protestante Kristiyano, pero ako ay nakikisa sa mga Katoliko, at ako din ay magmumuni-muni. Hindi po tayo perfecto, no? Mayroon tayo kasalanan. Yes. Pero hindi naman po yun ang punto, eh. Si Kristo po, ang kanyang mensahe ay dumating sa mga taong nagpapakabuti, sa mga taong nagsisikap na magpakabuti sa kabila ng kanilang mga hilahil, yes, hapis sa buhay. So, yun po. So, mga Kapinoy, at napaka maimpormasyong araw po, mabuting araw, ano? And again, yung pasasalamat natin, unending thank you sa ating pong, alam nyo, itong ating si Professor Shao, napaka sikat. Alam na po natin yan, ano? Public historian at buong, hindi lang sa ating bansa, ano? Maging sa iba yung dagat po, kilala siya. So, thank you so much, Prof. Shao. Hanggang sa muli. Happy morning again. Happy morning. Maya pa, bakikongan, makasaysayang umaga po sa atin. Thank you again, yung mga nag-view, nag-like, nag-join, and my listeners, maraming salamat. Gabay kalusugan, susunod na!